naman daw ramdam na mga mamimili ang pagbagal ng inflation o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa ikatlong sunod na buwan, bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, 3.9% ang naitalang inflation nitong December 2023 kumpara nung Nobyembre na 4.1%. Higit din sa kalahating mas mababa ito kumpara nung nakaraang taon na pumalo sa 8.1%. Pangunahing nakaambag sa mas mabagal na pagtaas ng mga presyo ang housing at utility bills gaya ng sa tubig, kuryente maging sa krudo. Bumagal na rin daw ang pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng karne, kape, gatas at itlog maging non-alcoholic beverages. Kung may ilang produktong mabagal ang pagtaas, nakita naman ng PSA na mabilis ang inflation sa bigas. Halos 2 piso kada kilong iminahal ng bigas mula Nobyembre hanggang noong Disyembre. Mukhang mananatili pa rin daw ang ganitong trend sa presyo ng bigas sa mga unang buwan ng 2024. Kaya para sa mga ordinaryong Pinoy, masakit pa rin sa bulsa ang mga pangunahing bilihin. Gaya na lamang ni Tatay Jeffrey na naabutan naming namamalengke sa Kamuning Public Market sa Quezon City. Ang napamili lamang niya sa 1,000 pisong budget, 5 kilong bigas, 10 pirasong itlog, tigisang pack ng tusino at hotdog at 1 boteng mantika. Pang 3 araw lang daw ito ng kanilang pamilyang may 6 na miyembro. Dati, napapaabot pang araw niya ng 1 linggo ang 1,000 pisong budget. Napakahirap talaga, honestly. Isipin mo yung 1,000 ko. Siyempre, kinakabahan nga ako, baka next week magiging 1,500 ito, babalik ko sa 2,000. Hindi mo alam yung presyo, nagbabago sa palengke, halos araw-araw. Ikinatuwa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbagal ng inflation. Patuloy daw ang pagsusumikap ng pamahalaan para pagandahin ang ekonomiya. Tinututukan din daw ng kanyang administrasyon ang sektor ng agrikultura para magkaroon ng mas murang pagkain. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga kapatid, mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.